Hi, good day sa inyo. Sa video na ito, ipapakita ko setup ng Honda CRF 150L ko na naka Supermoto or motored version na. Para mag-idea naman yung may mga gusto mag-Supermoto dyan. Tune in lang. Dito ipapakita ko yung part by part ng motor, sound check ng muffler, and test ride. So, without further ado, let's go! Una ko ipapakita sa inyo is itong front tire with rim size na 3.5x17 Power Perfect brand and with tire na 110/70/17 na Angel City Pirelli. Kasama na dito yung oversized disc brake rotor na order ko sa Shopee. Sa handlebar naman gamit ko dito is itong pro taper with Kawasaki KLX riser para nakaangat yung handlebar with domino handle grip and silver colored brake and clutch lever na Expedition yung brand. Balik tayo dito sa front disc rotor. Kung order kayo nito, kailangan nyo din pala bumili ng bolt para sa adapter ng caliper kasi di siya kasama sa package. Dito sa front fender, share ko lang, ito ay naangkat na so ginamitan ko lang siya ng lagaring bakal. Kinuha ko muna yung center line, ginawa ng layout pattern bago i-cut. So, kinat ko siya para di ganong nakayuko yung fender at di ganong kahaba. Para naman bumagay sa Supermoto look natin. While dito naman sa engine na side, ilagin ko na siya ng front template. So naka-bracket lang yan kung nakikita nyo. May skid plate na din and heel guard. So dito sa kabila, meron din siyang sprocket cover. May Scarlett naman yung brand. Itong rear disc brake rotor naman, plug and play lang din siya. Order ko kasama nung nasa harapan na disc rotor. Likuran na gulong na may rim size na 4.25x17 Power Perfect brand with Angel City Pirelli na 140/70/17 na tire. Itong rear fender natin na naka-underneath taillight na din siya, compact brake and signal light with rear template holder. So tignan nyo na lang paano siya ginawa. Itong side cover naman, kung makikita nyo, may nakakabit na siyang sticker. So, pinagawang sadya para mas bumagay sa kanya yung look. So, kabilaan na yan. Itong seat cover naman, na-order ko lang din siya sa Shopee. Okay naman, magaspang at di ka nag-i-slide. Papansin nyo din yung foam niya is naka-custom made na. So, pinadagdagan ko yan para hindi siya dapa at medyo magpantay siya. Para mas pumugi yung look ng motor.
Sa exhaust and pipe system naman tayo, dito ang ginamit ko is acropopic power pipe. Bali yung pinili ko is yung maiksi lang. So 300mm yung haba ng power pipe. Yung system and elbow naman natin is naka stainless steel na. So pumugi naman siya tignan. So kasunod nito is a sound check natin and test ride na. Thank you.
mo ang video na ito, pahit na din ng subscribe button para naman ma-inspire ako pag-upload ng another video. At sama niyo na din yung like and share. Salamat!